Masayang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan at mga mahal naming taga-subaybay. Narito po muli ang Adventist Med Facebook Live. At ngayong umaga po ay Lifestyle Medicine Kitchen tayo. Ano? Kaya alam po, excited kayo dyan. Kaya tayo po muna ay manalangin. Panginoon naming Diyos, kayo na siyang may-ari ng aming mga buhay. Salamat po sa araw na ito. At sa pagkakataon na kami magkasama-sama uli upang matuto at madagdagan ang aming mga paraan ng paghahanda ng aming mga pagkain sa pamamagitan po ng Lifestyle Medicine Kitchen. Salamat po sa inyong patnubay at pakikisama. Ito po ang aming hinihiling at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ang atin pong i-feature ngayong umaga ay Delightful Desserts, no? At meron itong title, no? Magaling, meron minahanapan ng title ito ng ating resource person ngayon. Chia ang nagwagi. Chia na nga po. Si Chia daw ang nagwagi. Ano itong Chiang ito, no? At alam ko, yung iba bago sa kanilang pandinig, itong Chia Seeds natin sinatawag. At yung iba naman ay wala nang maisip kung anong gagawin sa chia seeds sa kanilang mga bahay, no? So kahapon meron tayong live audience dito, si Ma'am Litz Bruel, yes. No? Hi, Ma'am. Sana ngayon ay nanonood ulit siya. At alam ko marami siyang alam para sa chia seeds. Wow. Pero ngayong umaga po ay first part, of course, ay mapapakinggan muna natin ang maiksing lektura tungkol dito sa mga chia seeds, anong benefits nito, anong nakukuha natin dito, at bakit ito kailangan kasama sa ating mga diet. Okay? At syempre, the second part would be demo. No? How to prepare delightful desserts using chia seeds. Yes, sir. At syempre po, makakasama natin ang ating isa sa ating mga health educators, tsaka nutritionist and dietitian ng Lifestyle Medicine Department. Siya po ay walang iba kundi si Miss Michelle Salas or si Ma'am Mitch. Happy morning, Ma'am Mitch. Po, isang matamis na araw sa atin, Sir Wilson. Yeah, Tuesday ngayon. Ano yes, pag Tuesday emphasis natin? Thankful Tuesday. Yeah. Thankful. Lahat yes. po tayo ay thankful pag Tuesday. So without further ado, bigay po natin ang panahon kay Ma'am Miles kung ano ba itong chia seeds. Ayan, sige sir. Ayan, excited na po ba kayo sa inyong mga tahanan, sa inyong kanya-kanyang mga lugar? Ngayon po alamin natin kung ano nga po ba itong chia at bakit nga ba madalas sa mga health conscious ito ay mabenta, Sir Wilson. Kayo po ay for sure. Meron. Nakatry na kayo nito. Meron sa bahay. Madalas, no? Sir Wilson. May supply kayo. At si Mrs. meron din. Hindi na nga kami masyadong after nung mga overnight oats and then everything. Siguro pag napanood niya ito ay may idea naman siya. Po. So, ito pong ating mamayang i-demo ay yung ating pudding naman po. Kayo ba ay na-try nyo na? Hindi pa. Kaya ngayon, sa inyong mga tahanan, maaari nyo rin po itong i-try, subukan po sa inyong mga tahanan. Napakadali lamang po. So, pero bago po yan, ating pong alamin, ano nga po ba itong chia seeds na ito? Kung nyo pong makikita sa inyong mga screen, so ito po ay may tiny black seeds lamang po. And ito po ay may scientific name na Salvia hispanica. So, ang ibig sabihin po ay ito po ay related sa pamilya ng mint. Mga mint po, no? Actually, ito po ay lumalago banda sa South Africa. So, Sir Wilson, doon po ito talaga originated. So, bagaman sa atin dito, marami na siguro nagsusubok magtanim po nito, no? Magpabunga. Kaya at actually, medyo may kamahalan siya. Yes, no? Po. May presyo po siya. Pag bumili tayo ng chia seeds ay opo, medyo 3 digits, sabi nga nila. 3 digits agad. Ayan po. So, pero sulit naman po kasi alamin po natin mamaya kung ano yung mga benefits. Actually po, ang chia, so galing po siya sa Mayan word, na ibig sabihin po ay strength.
Imagine po natin. So, bakit kaya strength, no? So, actually, sa dami-dami ng mga pagkain po sa mundo, sa paligid natin, ito pong chia seed ay tinagurian ding superfood. So, bakit po kaya atin pong isa-isahin? So, number one po na beneficyo na makukuha po natin sa ating chia seed ay, sabi po sa ating screen, it deliver a massive amount of nutrients with very few calories. So, imagine po natin, may kita po natin sa ating screen, sa isang ounce pa lamang po na ating chia seed, so 28 grams po, imagine po natin, 2 tablespoon lamang po ng chia seed, makakuha po tayo ng, ilan po, Sir Wilson? 11 grams of fiber. Fiber. Wow. Meron pa pong? 4 grams of protein, 9 grams of fat, which is 5 of which yes are po. omega-3s. Ayan. And then 18% of RDA calcium, and then 30% RDA of manganese, 30% of RDA magnesium, ito 27% of RDA phosphorus, and a decent amount of zinc, vitamin B1 o yung tinatawag po nating thiamine, and vitamin B2, vitamin B3, which is niacin, and potassium. Wow, yes, ang dami. So, nakaka-impress po kasi sa 2 tablespoon lamang po nitong chia seed na to, punong-puno na ng fiber ng ating protein, ng itong nutrients na ito, no? So, imagine po natin kung iisama po natin sa ating mga pagkain araw-araw. So, napakadaming ways para ito po ay gamitin o isama po sa ating mga pagkain. Actually, kung inyo pong makikita, ayan, meron po tayo dito, Sir Wilson. Sample. Sample po natin. So, actually, ano pong lasa niya pag natikman niyo? Actually, ginagawa dito ng aking misis ay binababad sa tubig. Mm-hmm. And then, ayan, meron po tayo dito. Yeah, ito may halimbawa po. So, yung inumin namin tubig, ganyan, walang lasa. Yes, bland lang yeah, po siya. It doesn't affect the taste. So, that's why it's very easy to incorporate po sa ating mga pagkain. Actually, yung iba, niro-roast po ito, nilalagay sa mga soup, toppings. Mm-hmm. So, imagine po natin kung i-incorporate po natin ito sa ating mga pagkain, 2 tablespoon po ng ating chia seed, very nutritious, and yung fiber po talaga ay makukuha po natin. So, kagaya po ni Sir Wilson, even yung sa simpleng yung water po natin na iniinom, pwede po natin ilagay doon yung ating chia seed. So, very, very nutritious po. So, pangalawa po, almost all the carbs in them are fiber po. So, imagine po natin, actually, yung importance ng fiber, mahalaga po ito sa ating digestion. So, especially in yung ating pong mga colon, para mas smooth. Diba, napag-usapan po natin last Friday about constipation. So, mahalaga po na yung mga kinakain natin matataas o mayayaman sa fiber po talaga. Dahil makakatulong po ito sa ating bowel movement. So, Sir Wilson, very, kung tayo ay hindi tayo madalas nakakain ng mga gulay or pruta, so, paglagay po natin, pagsama ng ating chia seeds sa ating mga kinakain, ay malaking bagay po. It helps. Yes, yeah. It helps. Ayan, Sir Wilson. So, actually, ayan po, pang number 3, chia seeds po ay high-end quality protein po natin. So, ano po ito mga quality protein po natin? Ayan po. Sabi po, Sir Wilson, pakibasa nga po. Sabi, this makes them an excellent protein source, especially for people who eat little or no animal product. Yes. So, imagine po natin, siguro yung mga vegetarian o mga vegan na less or no meat at all talaga. So, this can be a source of protein din po natin. So, nakadagdag po talaga. Ano po, Sir Wilson? They also contain a good balance of essential amino acids. Mm-hmm. So our bodies should be able to make use of the protein in them. Yes, Sir Wilson. So actually, protein is an important factor din po para sa mga ating mga kaibigan dyan na gusto din mag-weight loss. So actually, when you have this chia seed, kung na-try nyo po ito, ano pong pakiramdam pag sinasama po natin? Since ito po, katulad nito, na ilagay natin sa tubig, ano po nangyayari? Medyo, yung kanyang... Lumalaki po, ano? Pag nabababad po sa ating tubig. So, ganun din po kung ito po ay naisama natin o naipasok natin sa ating katawan. Kaya minsan, feeling full na agad tayo, di ba, Sir Wilson? So, yun. At kasama na din po yung fiber na
nakapalibot dito or nasa lobo nito. Number four, ayan, chia seeds can cause major improvement in those with type 2 diabetes. Wow, good news naman ito. Yes, Sir Wilson. Kaya nga po sa ating mga diabetic na mga kaibigan dyan, hindi po ito sa kanila siguro bago. Siguro po ay nasubukan din nila ito at nakita po talaga yung resulta. So friendly ito sa mga diabetics. Diabetic friendly. So actually po, there's study po, ito po ay 20 mga diabetic patients po, sinubukan po itong for 2 weeks, for 3 months. So imagine po natin, almost 12 weeks po nilang ginamit itong chia seeds nito, and sinubukan po, nagkaroon po ng mga test, at nakita po talaga improvement. Yung sa mga hypertensive, nagkaroon po ng low blood pressure, at the same time yung ating mga diabetic patients, yung pagbaba po ng blood sugar. So 3 months, no? 90 days. Ayan, Sir Wilson. So, ayan, number 5 and for the last, ito po ay iilan, 5 lamang po sa mga benepisyo. Napakadami pa po. So, ano pa po yung number 5? It is, chia seeds are high in many important bone nutrients. Since nakita natin kanina, Sir Wilson, mataas yung ano po niya, phosphorus, calcium, manganese, di ba po? Iba pa pong minerals. Ayan, sabi po dito, these include calcium, phosphorus, magnesium, and protein. So the calcium content, particularly, are impressive. So 18% of RDA, yung recommended in a single ounce. No? 1 ounce pa lamang po yun, Sir Wilson. And ano pa po, Sir Wilson? Sabi dyan, gram per gram, this is higher than most dietary products. Mm-hmm. So chia seeds may be considered an excellent source of calcium for people who don't eat dairy. Ayan. Wow. For those who also, yung parang akala nila yung calcium, no, ko lang sa gatas. So even chia seed can be a source po talaga ng calcium. Kasi sa mga vegan, talagang no dairy. Yes po. So ito po yung pwede nating option. So Sir Wilson, napakadami. Ngayon, dadako na tayo sa ating demonstration. Yeah. So nalaman po natin yung importance, no, so, at benefits. So bago tayo dumako sa demonstration, yung ating mga taga-subaybay, ano, kayo po ay malayang magtanong o pwede din kayo mag-share ng inyong mga ideas about chia seeds. No? So basahin natin muna itong mga comments nila. Si Jesse Agapito, wow, sure, yummy-yummy na naman yan. Ano? Si Marlon Fernando, good morning. Si Nelly Murillo, good morning po. Sarap ulit niyan. Thank you po. Si Sinaida Atienza, watching from Jensan, no, sa Mindanao. Si Ma'am Maranata Humawaas, good morning. Si Doc Linda, good AM to our LM Dabar Cards. No? Hi, Doc. Si Ma'am Edna Duat, watching from Las Piñas City. Si, ano, morning to both of you and to all AMCM. Si Ma'am Lady, Adventist Med FB Community, sabi niya, happy morning. Good AM. Si Ma'am Helen Mananang, Joy Celeste, si Leveram Salas. Wow! Kilala mo yata ito, ha? Baka po kamag-anak yan. Watching here from Jose Reyes Memorial Medical Center. Diyan sa may, ano, Tayuman, ano? Geriatrics and General Health Services at Malacanang. Thank you po for this program. Greetings from Larry and Maribel Salas. Diba? Kamag-anak mo yata ito. O si Ma'am Litz Bruel, thank you for cooking demos and healthy food lecture. Si Ma'am Imelda Yao Escalante, kumusta po kayo? No? Si Kuya June Botabara, Elsa Septimo, Ma'am Elsa, si Sister Ami Junio, Mark Anthony, sino pa? Si Ma'am Yoli Quietson, Marilyn Makasadya, hello po, Maymay, si Joy Celeste, si Ma'am Arlene Corpus, kailan kaya makakasama natin dito sa Lifestyle Medicine Kitchen, nagpaparinig si Ma'am Eden, no? Si Weng Esteves, no? Wow, amazing chia seeds, sabi niya. So Saint Avenir, happy, hello, good morning po. Thank you, Joy Celeste. Thank you for recognizing. Your answers are very big help. Thank you po. Ayan, si Ma'am Arlene Corpus, very creative way of enhancing our meals. Nice. Rosbic Regio, Michelle Flores, Armandi Relampago from Bacoor, and Sonia Mendoza.
Thank you po for your medical services to the public. You are doing well. You are blessed. Salamat po. Ano? And we hope na kayo po ay talagang na-be-bless. At ngayon po, anong una nating ipapakita ang chia, ang nagwagi na dessert? So, actually po, ito po ay pudding ang ating gagawin. So, choco, banana, chia, pudding. So, since we know naman po, there are many ways, katulad nga po nung nabanggit natin kanya, pwede ilagay sa smoothies, sa shake, so even po sa yung ating lugaw, pwede din ilagay. Yung iba, nilaroast, nilalagay pati sa mga bake products. Or products po natin, nilalagay sa mga breads. No? So, ito po, napakadali, kaya natin po ito pinili na i-demo po natin. And at the same time, kahit ano po mga fruits pwede nating available sa ating mga mesa or sa ating palengke, ay pwede-pwede po nating gamitin. Usually, naririnig ko ang pudding, ma'am, Miles, sa mga, yung mga, may mga tira-tirang tinapay sa bahay. Ano? May kagaya na, may kaibigan ako. I-picture niya yung natira niyang tinapay. Sabi niya, bukas pudding ka na. Pudding ka na. Parang mini-makeover. Inaano pa rin po, no? So ngayon naman ang gagawin po natin yung ating chia. So actually, ayan po, kung inyo nakikita sa inyong mga screen, ano pong kakailanganin, Sir Wilson? So 1/2 banana na mash, and then 2 tablespoons or 36 gram of chia seeds. Ito po, 1 tablespoon cocoa powder, and then 1 tablespoon maple syrup. 3/4 cup of or 180 ml almond milk. Ito po yung ating almond milk. So, Sir Wilson, or any milk of your choice. Ito po yung ating banana. It's up to you, pero sa ating pong gagamit, dahil since malaki-laki ito, half lamang po. So, ito po ay good for two servings. Ayan. So, pwede po natin siguro i-adjust kung gusto po natin maramihan. Ayan. I-mash lang po natin. Very easy. Ayan, Sir Wilson, do the honor. So, akin po, isasabay ko po natin yung ating pangalawang flavor o recipe, yung ating strawberry chia pudding. So, nakikita po ninyo sa inyong mga screen. Andyan din po yung ating mga ingredients. So, dito naman, so, si Sir Wilson, siya kanya po ay minamash niya yung kanyang banana. Ako naman po ay magmamash ng ating strawberry. So, we want different flavor. So, tag-strawberry pa ba ngayon, Sir Wilson? Mahal na ngayon. So, kami po ay, ni Ma'am Eden talaga naghanap ng mura. Nakahanap po kami yung frozen. Marami niyan frozen. So, there's no difference naman po sa ating nutrients. Talagang yung way lang po ng pag-preserve. Ayan, so sa ating ating strawberry, tayo po ay gagamit at least 3 to 4 na pieces lamang po. So, we want to add flavor lang naman po. Ayan, so imamash lang din natin, Sir Wilson. After po niyan, i-add po natin yung ating 2 to 3 tablespoon ng ating chia seeds. So ito po ay sukat na. So we just wanted to add up. Ayan. So dahil parang ano po, no, Sir Wilson, pwede-pwede ito sa mga bata, sa ating mga chikiting. Pag-merienda talaga ito. Ayan. Hindi lang dessert. No? Pang-merienda. Pero may mga tao talagang pagkakain, kailangan meron pa rin dessert. No? Hindi kompleto yung kanilang kain pag walang dessert. So ito po ay mga guilt-free, ano, Ma'am Eden, na mga dessert, no? Hindi masyadong mataas ang calorie. Hindi masyadong matamis. And then sa fats. So ayan, nilalagay ko na po yung ating cocoa. So, okay. Sir Wilson, ito po ay different. Pangalawa po natin yung recipe. Dadagdagan din po natin ang ating chia. Okay. Ayan. So, ito na po. Nilalagay ko na po yung powder natin. Pwede po natin siguro yung ating mga, kung kayo po ay, kung ano available, yung chocolate powder po natin dyan. Pwede po natin gamitin. So, Sir Wilson, after po nito, pwede din natin lagyan na yung ating 1 tablespoon na ating maple syrup. So, pwede din po natin gumamit ng ating honey. Kung tayo po ay may honey sa bahay. Walang so, maple syrup. Oo, or agave syrup. So, much healthier. Ayan. So, Sir Wilson. So, ganun din po sa ating strawberry chia pudding. Oh, so dalawa na kaagad to. No? Opo, dalawa na po choco yan. Choco banana and yung ating strawberry chia pudding. So, after po nyan, pwede na po natin ilagay yung ating almond milk. So, sa inyo pong mga tahanan, kung ano pong available, soy milk, oat milk,
or kung ano pong available na milk, pwede po natin itong three, gamitin. 3-4 cup. So, ayan, so, ito sir, we got. Ayan. 1/2 and 1/4, ito na lang po. Ito. Yes, sir. So, yes, hanggang saan? Ayun. Aso, 1/2 and 1/4. Ayan. So, imimix lang po natin. Napaka-easy po. No need for it to blend. Saan ba ang 1/2? Ayan, sige po. Punuin po natin. Yan, okay. Ayan. So, pwede din po natin. Ito po, sir. Ayan. Tapos 1/4 pa. Opo. Ayan. So, ganun din po. Dito naman sa aking choco banana, ang gagamitin ko naman po ay soy milk. So, soy ito milk naman po ay depende kung anong gusto nyong type of milk and kung ano yung availability. So, no need na ito ay follow na dapat almond milk lang. So, ito po ay 3/4 din. Ayan po, 3/4 din. Dito naman po yan sa ating choco banana. Ayun. So, napaka-nutritious at the same time, yung gusto nating flavor. Diba? Since ating mga kaibigan po dyan, ay gusto po natin nung yung iba mahilig sa chocolate. Uh-huh. So, yung iba naman gusto fresh fruit. Ayan. So, bagay po pala sa atin to, Sir Wilson. Kilala po yung chocolate si Lady. Ma'am Lady! Kahit chocolate lang, magubuhay na siya. Ayan. So, that's it. Sir Wilson. So, ito na. Very easy. Ang so, gagawin po natin, ipupour po natin sa isang lagayan. Kung 2 hours, i-refrigerate or overnight, pwede na po yun. Hintayin po kasi natin itong mag, yung i-absorb yung water. The so, walang, parang walang tinapay ito? Walang tinapay? Yes, Sir Wilson. No need. Ooh, ayan. Akala ko pudding, meron tayong something na bread. So, okay, ito po pala, it will be a bread itself. Yes. Titigas siya and then lalaki yung mga magiging mga gel siya, parang gel-like. Wow. So let's go to our next recipe po. So mamaya ipakita natin yung finished product. So we can also yung ating lagyan po ng ating on top ng ating topping. Natutuwa yung mga lalaki natin sa technical. Madali lang pala gawin. Very easy. Mix lang, Sir Wilson. Yeah. So and next no recipe po ay ating equipment. Coconut chia pudding naman. So, ano pong kakailanganin natin dyan? 3 tablespoons of chia seeds ulit. Ito po. And then 2 tablespoons of desiccated or shredded coconut. Uh-huh. So, pwede po yung fresh. Gata. Opo. Ah, desiccated na po ito. So, yung ano yan, yung laman. Uh-huh. And then 1 tablespoon of maple syrup again or honey. Uh-huh. And then 3/4 cup of coconut oil. Okay. Milk po ng ating ano. So, pagsasama-samahin lang po natin yung Sir Wilson. So, pang mga ano ito? Pang mga Bicolano. sa mga gustong ko, sa nyog o coconut. Gata. No? Gata. And Sir Wilson, ito po yung ating chia seed. 3/4 3 tablespoon po. Ayan. Then, 2 tablespoon ating desiccated coconut. So, isasama lang po natin yon. At syempre yung ating 1 tablespoon na ating maple syrup. So ito po talaga yung parang pampadagdag lang ng tamis. Since naman ay pampalasa. Ating, opo, pampalasa. Then syempre yung ating gata. So ilalagay lamang po natin. So very easy. And okay napaka, na opo, okay supat na po ito. So 3/4 din po. Ayan, kung inyo muna ikita sa inyo mga screen. So, para rin pala siyang mga, ano, no? Ang idea, yes, parang mga overnight oats. And, yes, the same. And then you will, kailangan mo nang i-set in place, refrigerate, mm-hmm, and then later on, finished product na. Very easy, Sir Wilson. So, ito na po yung ating mixture ng coconut. Naamoy niyo po ba yung pagkagata? Gata, no? Amoy Bicolano. May Bicolana. Ayan. This time, we will be having yung ating coffee chia pudding. So, Sir Wilson, yung ating chia naman, yung ating coffee po dito, ang ating ginamit ay yung ating soy coffee. So, pwede din po. Rice no coffee. Yeah. Yes. Rice coffee, if available po. So, ingredients po ay 3 tablespoons of chia seeds again. Mm-hmm. And then 1/4 cup soy coffee. 1 tablespoon maple syrup or honey. And then 3/4 cup soy milk or milk of your choice. Anong yes milk ang gagamitin natin dito? Soy milk, Sir Wilson. Soy milk. So, bagay siya sa soy coffee. Soy coffee and soy milk. Ano? Pagsamahin partner natin. Ayan, Sir Wilson, mix-mix so, lang po ulit. Mix-mix ulit. Chia mm-hmm seeds. Yung and ating, then, ito po. Ito na po yung sukat ating po soy coffee.
At syempre yung ating maple syrup na 1 tablespoon. Ayan, sir, beautiful. Very easy. At syempre yung ating soy milk. So, 3/4 cup lang din po. So, ito po ay pwede na po 2 to 3 persons. And 1/4. Okay, very easy. At hahaluin lang po ulit natin. Ayan. Anong amoy, Sir Wilson? Coffee. Amoy yung coffee. Amoy Starbucks na healthy bites. So very easy, Sir Wilson. Starbucks na healthy bites. Tapos na po. Siya. Ganun lang, kadali. Mukha na siyang Milo. Mm-hmm. Ay, Milo. Ba't ko promote yung Milo? So ating coffee. And for the last recipe, we have here, syempre, sa ating bansa, sa Pilipinas, marami pa ito ngayon. Pero yung kapartner niya, medyo mahirap. Mahirap. Ito po ay nilagyan lang natin para may twist kaunti. So, mango, kiwi, chia, pudding. So, we need also yung ating mango. So, ingredients po is half piece of mango, mash. Sige po. Ano po then, one piece kiwi, mash. And then, 3 tablespoons of chia seeds again. And then, 1 tablespoon of maple syrup or honey, pampatamis. And then, 3/4 cup of soy milk or milk of your choice again. So, imamash lang po ulit natin, Sir Wilson. And ganun din po, sa ating kiwi naman, pwede na po natin siyang i-scoop na lang. Then, sabay po natin imamash sa ating mango. Napaka juicy at the same time, di ba po ito ay medyo may asim-asim din. Rich in vitamin C. Yes. Ayan, both of it po. Ayan, syempre, idadag din po natin yung ating maple syrup after po na itong mamash. So, very easy po. Ito po ay nakalima na tayo. Panglima po natin itong recipe. So, halos same po yung ating milk at the same time yung ating pinaka-base po natin, yung ating chia seed. Ayan, Sir Wilson. So, sa nagkatalo lang po sila, nagkakaiba ay yung sa ating flavor at yung ating ginamit na. So, ang base ay yung mga pampalas. Chia ang base. Pero yes, nilalagyan lang po natin ng different pampalasa. So, we wanted it to be yung fresh fruit natin. No? Kung ano po, yung sa ating banana, pwede po natin any kind of banana naman po. So, hindi lang lakatan. So, anong pwedeng alternative sa kiwi, Miles? So, pwede po natin gumamit ng ating watermelon or ating pineapple. Partner ng mangga. Yes. So, talagang halos 4 seasons na, Sir Wilson. So, if you wanted yung different fruits din po, pwede natin gawin. Lagay na natin yung ating chia. At syempre, yung ating maple syrup for additional flavoring. At yung ating milk. So, soy milk po ulit ang ating gagamitin. Ayan. Pag kulang pa, sir, we still have to. Sakto lang. Ayan. Parang sinukat. Okay. Ayan. So, very easy. At ipapakita po natin yung ating napalamig na. Ito po ay tropical na tropical ang amoy. Napakabango. Ayan, sir. So, set aside po uli. And then, maya-maya, pudding na ito. Okay. So, ito po, ginawa po natin ito last night. So, we have here. And, Sir Wilson, pwede po ba lagyan natin ng toppings? Ito po ay strawberry. So, pwede po slice na lang natin ng ating strawberry. So, ito na po yung ating nagawang pudding. So, actually, pwede nyo po ito i-refrigerate at least 2 hours. So, gusto natin talagang ma-absorb ng ating chia seed. Parang halos gel-like po, no? Yung kanyang texture. Ito pwede rin. Ito? So, ito naman po ay yung ating coffee. So, pwede po natin lagyan ng nuts. Nuts. Yeah. So, we have here yung ating almonds, cashew, at yung ating walnuts. Ito naman po yung ating ginawang mango, kiwi, chia pussy, pudding. Yeah. So, we can also have yung ating slice na ating chia seeds. So, ito pong ating chocolate, pwede nating toppings yung ating, we have a dark chocolate here, so pwede po natin siguro i-grate na lang. Ayan, no? Chocolate na chocolate, Sir Wilson. Ito, fruits din kasi kayo, fruits ang nalagay. Okay. Ayan na lang.
napakaswerte naman ng titikim nito, Ma'am Miles. Opo. Actually, sino kayang mapalad na titikim nito? Uh-huh. Mukhang yung high jumper natin ang titikim nito kasi ito ang source of protein. Ayan. Niya. So ito na po chia yung seeds. Ating coconut. Ito a medyo coconut. Sir, kung mapapansin mo, medyo nag-froze. Oh. Wow. Talaga pure na pure talaga. So sa mga mahilig. Siguro sir, sir, ito na lang pong desiccated. Meron po tayo. So ito na po yung ating, yung unang-una natin na choco banana po. Choco banana. Chia pudding. Ito chia po yung solution. Kita-kita na ba? Ayan po yung strawberry chia pudding. Ayan. Ito naman po yung coffee chia pudding. And then ito yung mango kiwi pudding finished product, no? Ayan. And then ito yung ating soy coffee and soy milk chia pudding. And lastly, itong ating coconut and chia pudding. Ayan. Itong pinakang tumigas, ano? Oo, oh, talaga kasi pure siya, gata milk, talaga. No? Mas yung tendency niya po is mag ice po siya. So actually, yung overall cost po ito, so kinumpute po natin, yung costing niya is 139.5. So imagine po natin, limang klase na. 139 lang. If compare po natin kung tayo pupunta sa isang restaurant, di ba? Syempre may mga desserts yan. Yung isang cup or yung 3 to 5 servings natin, pag nilagay natin sa ating sinubukan natin sa restaurant, magkano po yung gagamitin? Sa isa lamang po is aabot ng 135. Yeah, ito. Siguro. So ito, 139 lalo pero 5. Lalo pag napunta ito sa mall o kaya sa isang mag-range. 5-star hotel or very fine dining restaurant, ako mababa po ang 150 dito. Yes. Pero in 139.50, magaling po pero mag-mathematics sa sinamidin. Lima na po ang nagawa natin. No? So, I hope kayo po din po sa inyong mga tahanan ay isubukan po ito. Titikman ba natin? Yes, Sir Wilson. Pwede po tayo mag-invite ng ating mga Ayan, Sir Wilson. No. Let's try, no? Isa-isa lang, ha? Para hindi maubos ang tao dyan sa Let's have a comment. Technical. Ladies first, Ma'am Eden. Ayan. Ano dito sa lima? Anong flavor? Ikaw unang-unang mamimili. Pero huwag masisirain, pipicturan pa uli. Sige po. Gusto ko yung strawberry, sir. Pero alam ko gusto mo rin to. Sige, strawberry na lang po sa akin. Yahoo! Mm-hmm. Ang sarap, para pong ang sarap. Parang gelatin na na tinapay, ano pa? Ano po yung texture? Pero yung titikman natin po sa yung mga 5-star hotel. Mm-hmm. Talagang yung mga nasa kupita, no? Nasa sa liit. Pero ito sarap. Glass. Ano pa kaya? Sige, so far yun lang po muna. Okay. Maingit po kayo dyan. So tawagin natin si Sir Kyle para makita naman ang ating mga taga-subaybay. Si ang kagwapuhan ni yung Sir ating Kyle. Behind the scene. So, director. So accept this. Ito na lang. Hello. Isa lang po ba? Yes. Or gusto lahat. Parang gusto ko yung pwede. At tapos na yan. Ito, tapos na ba? Coffee. Ito yung mango and kiwi. Kiwi. Ito yung ating choco coffee. Banana. Ito po yung coffee po natin. Ah, ito. Parang gusto ko ito. Ah, yung gata. Medyo frozen. Aha. Mm-hmm. Kumusta ang sweetness? It? Okay lang, tama lang. Very spectacular. Wow! Spectacular. Dessert na? Spectacular sold po ba? Dessert. Kung kayo ay magbibigay ng 139.50 pesos, sold po ba? Sulit na. Sulit na po mga kaibigan. Okay. Thank you. Thank you. And then last ay si Sir Kyle. Siyempre, ang ating one of the cameraman. naging isa lang po pala. Maganda yung kayang monitor ngayon eh. Kitang-kita malaki, tayo. Malaki. Ito ay yung spoon. Okay. Itong tatlong gitna. Ito. Ito na lang. Yan. Ang napili po niya ay yung mango kiwi. Wow. Mm-hmm. Masip. Pero masarap. Saramdam yung
Nagahalo, ano? Yung mango and kiwi. At the same time, may milk po yan. Yeah. So kayo po, sa inyong mga bahay, gawin nyo na ito. Ano? At saka mga sa iba na mga may idea, tingnan natin. Baka may mga idea silang sinare dito sa atin. Ano? Sabi dito, si Doc Linda, nakakatakam naman. Yan. Si Ma'am LB Henderson, dyan sa Canada. Si Weng Selma. Si Ma'am Elsa Septimo, sabi niya, right now, I'm doing my version of banana chia pudding. Wow! Instant! Di ba so, po? Mga alas 12, pwede na to. Siguro no? Po, picture 12:30. Na natin, ma'am. Pagkakain, Ma'am Elsa, pwede na, no? Si Ray Ann Barona and Minerva Franco Estinislao daw. Sabi, hello, hello. Sabi ni Dok Linda. Si Ma'am Maranata Humauas, sabi, pwede po ba yan sa baby less than 1 year old? Yes, sir. Basta as long as yung ating chia hindi po siya yung raw nakakainin. Let it siguro po ay less than po, no? Less than one year old. So, tayo naman po ay yung ating mga baby food, di ba? Meron so, po tayo. Basta po siguro na mas mabuti. Opo. And at the same time, not less than 6 months. Siyempre po, we want it to be exclusive. Kasi Sir Charlie, mas mura na, masarap pa, masustansya pa. Very easy to make. Matitikman niyo po yan mamaya, Sir Charlie. And then, ang gwapings daw ng mga behind the scene, wow. Behind the camera. Ngayon lang nakita ng ating... Na-expose. Mga gwapings daw kayo, ba? And then, Emilia Importado. Wow, gusto kong matikman. Ako, gumawa po kayo sa bahay nyo. And then, greetings from Palawan, si Roda Con. So, yan po ah. Si Ma'am Flor Harkio, saan pala po nakakabili ng chia seeds? Ma'am, ayan. So usually Ma'am, po Ma'am Flor, Miles, yan. Ito po ay nabibili through online or meron po siguro. Ay, iba talaga ay personal, no? Mm-hmm. Pwede po silang i-approach. So usually po ito ay online nabibili. Dito ba sa ating Healthy Bites meron? Yan. Meron din po dito sa ating Healthy Bites. Ayan, you know? So pwede po i-append dito. Sa mga healthy stores, ay hindi na po namin babanggitin kasi baka sabihin nila, pinopromote namin sila. So basta po, chia seeds. Oh, yun, sa online po kayo, patok na patok. Mag-type po kayo sa online or sa Google, chia seeds for delivery. Ako, marami po kayong makikita dyan lalabas. Marami tayong kaibigan na kakilala. Na ito ay bahagi ng kanilang online business. Sir Wilson. So you are now ready. Kung yung pinikita sa inyong screen, your Instagramable chia pudding. Yeah. So, in summary po, ayun, yung chia seeds are not only rich in nutrients, omega-3 fat, antioxidants, and fiber, but also easy to prepare. So, katulad po ng ating demo ngayong umaga. And actually, yung kanina po sinabi natin, based on studies and research, it suggests that they have various health benefits ranging from weight loss to reduced inflammation, yung pamamaga. So, there are properties sa chia seed na can help po, no? And can yung ma-improve po yung ating health, yung ating kalusugan. Sa ating mga lifestyle and chronic diseases. Ito po ay very friendly itong chia seeds na to, no? Wala tayong iisiping masamang idudulot or side effect because it is very healthy and very nutrients, full of nutrients for our bodies. So bago po tayo magtapos at bago tayo manalangin, gusto po nating i-promote uli, no, mga kaibigan, itong ating mga services ngayon sa gitna ng GCQ pa rin tayo, no? Inaasam-asam natin mag-MGCQ pero ito pa rin po ang ating realidad. Kaya nandito pa rin ang ating mga outpatient services na by appointment, no? Telemedicine sa mga hindi po talaga makakapunta dito sa ating hospital. And then medicine delivery, laboratory home service, and drive-thru, immunization home service and drive-thru, physical therapy and rehab, home care, meron na rin po tayo dito sa hospital pero yung mga hindi talaga pwedeng makapunta, may home, meron po tayong physical therapy, rehab, home care, tele-rehab, meron din, ano? And then dental services, yan, meron na po, pas na po uli ang ating dental clinics, and then healthy bites, pick-up delivery, ang ating patok na patok na artisan ube cheese pandesal at ito bago mung cheese pandan pandesal. At syempre po yung ating kolehiyo, no, yung ating kolehiyo
patuloy po ngayon ang inter-semester. And then, meron din tayong School of Law and Jurisprudence. So, lahat pong ito ay nagpapatuloy sa gitna ng pandemyang ito. Kaya, huwag po kayong mag-aatubili na tumawag or pumunta sa ating ospital at sa ating paaralan, dahil ginawa po natin lahat ng ating makakaya para maging ligtas ito at hindi harmful sa ating mga pasyente. Okay po. So, meron ba diyang ayan, so actually, sir, may nagtatanong po dito, medyo Chinese or Japanese po itong kanyang pangalan. Pero sabi po niya, kung ito po ay, dahil seeds po ang ating chia seeds, ito po ba daw ay mataas sa uric acid? Ayan, napakagandang tanong. Ayan, so actually, hindi po. Ayan. So, hindi naman po lahat talaga ay, lahat ng seeds talaga, no? Yung ay mataas talaga sa uric acid. So, safe na safe po ito sa mga siguro nag-aalala, yung matataas yung level ng kanilang uric acid. So, safe na safe po ito at pwede po itong i-try. So, safe siya for uric acid. Hindi siya makaka-affect. So, yan po ang ating Lifestyle Medicine Kitchen ngayong umaga. So, bago po tayo matapos, narito po muna ang isang talata sa Biblia. Ito po, sabi sa Matthew chapter 17, verse 21. Sabi dito, ito po yung istorya ng ating Panginoong Jesus na nagpaalis siya ng demonyo na sumapi sa isang tao, no? Sabi niya, "Be replied, because you have so little faith, truly I tell you, if you have faith as small as mustard seed, you can say to this mountain, move here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you." So, gaya po ng chia seeds, na ating chia ang nagwagi, na finiture ngayong umaga. No? Siya ang nagwagi, maliit. No? Pero marami pong sustansya at marami tayong pwedeng gawin. Ito po ay napakahalagang maging bahagi ng ating mga diet. Ma'am Miles? Ayan, sabi nga po dito sa inyong screen, ayan, so chia seeds and little faith. Mm-hmm. So just a tiny bit of the beginnings of faith, yung ating pananampalataya, mm-hmm. as represented by a very small seed, can do so much growth and wonders. Wow. So kagaya ng characteristic nitong ating chia seed, so even how little it is, pero yung kanyang nutrition component po niya ay napakalaki na kayang ibigay sa ating kalusugan. So ganun din po yung ating pananampalataya, mga kaibigan, no? So kahit maliit man ito sa pasimula, so ito po ay lalago ng lalago. So hindi po natin malilimitahan na doon lamang. At itong maliit na pananampalataya na to ay may kayang mas malaking gawin. Di ba po? Ayan, kaya nga may tinatawag tayong growing in faith. Yes. Sige po, mananalangin si Ma'am Miles. Tayo po ay manalangin. Let's pray. We thank you so much, Heavenly Father, for this wonderful episode. Once again, reminding us, dear Lord, that in every creation that you have made, and most especially for the foods that we eat, you have your purpose and you have created it nutritiously, that it will bring healing to us and bring good health. Dear Father, we ask that may you please help us, that we may able to apply all the learnings that we had today, especially to our viewers. May you please help them as well to choose the right options in preparing their food. And may you please continually be with us as we have the rest of this day. And may you please heal those people, those persons who are sick, especially to our loved ones, friends. And may you please continually be with us and strengthen us. Thank you so much for hearing this prayer. For this we ask in Jesus' name, amen. Amen. So maraming salamat, Ma'am Miles, sa unang-una, pag-iisip, and then paghahanda, and then pagde-demo ng ating i-finiture ngayong umagang ito. At bukas po, antabayanan ninyo ang ating Lifestyle Medicine Series. Ang ating pong i-feature ay Myths and Facts about Kidney by Dr. Samonte, dahil ang buwan po ng Hunyo is Kidney Month. Yes. Kaya babalik natin si Dr. Samonte para po sa isang maganda at makabuluhang talakayan sa Myths and Facts about Kidney. So hanggang bukas po uli, ito po ang inyong lingkod, si Wilson Sia, nagsasabing lifestyle is indeed
medicine. At ngayon, Ma'am Miles, iwanan natin sa kanila yung bating Pilipino. Paano yung bating Pilipino? Ito pong kanang kamay, ilagay sa dibdib, and then bow. Yan, yan po ang bating Pilipino. Kaya wala na pong handshake ngayon and beso-beso. Paano ang bating Pilipino? Kamay sa dibdib and then bow. Maraming salamat po and see you all tomorrow.